Hello guys! Ngayon is magluluto tayo ng stir fry shrimp and broccoli. Ayan. Yung shrimp guys is minarinate ko na yan. Ayan. Minarinate ko na yan. Tapos ano na, templado na yan. May lasa na yan. Kaya ayan. Rinady ko yung ibang ingredients like garlic. Ayan. Kinat ko lang ng mince. My version lang to sa pagluluto ng stir fry shrimp and broccoli guys. Kaya yan, i-mince natin yung garlic para hindi siya masyadong malaki. At ayan, onion leaves ang ginamit natin. Yan, yung sa dulo talaga niya is hard yan. Kaya yan, unahin natin sa paglagay yan, pagluluto mamaya. At ayan guys, i-ready na natin yung broccoli. One piece lang ang ginamit ko kasi dalawang lang naman kami kumain. At yan, i-cut natin into pieces. Ganyan ko lang, kinat yan, ganyan lang para yung nandyan sa sulok-sulok ng mundo este ng broccoli is makita natin kung may mga nakasuksok na dirty dyan. At pagkatapos ng ikat natin yan is kailangan kong isook yan sa water at lagyan ng konting salt para maalis lahat ng mga bad spirit este bad dirty pala. Ayan, kailangan natin isook muna sa water yan para maalis yung mga nakasuksok na dirty. At ayan, ready na lahat ng ingredients. Is yung hard part ng broccoli talaga is kinat ko ng panipis para madali siyang maluto. At ayan, uunahin natin sa pagluluto yan mamaya kasi parang mauna siyang maluto kasi matigas-tigas yan. Ayan lang siya, ready na. At maya't maya is let's start cooking na. Ayan. Sa version ko is lulutuin ko muna sandali, konti lang naman, mga 1 minute lang siyang i-stir fry ko yung shrimp ang sa aking version lang. Tapos pagkatapos ng 1 minute saka ko na siya lagyan ng black pepper, tapos halo-haloin, tapos i-separate mo muna. Tapos yun, yung mga sahog na naman ang ating lalutuin pagkatapos niyan. Okay, ayan. Garlic ang unahin natin. Tapos isama na mamaya na pala. At ayan na, uunahin natin ilagay yung hard part ng broccoli. Kasi yung sa iba kasi is hindi na ito isama. Pero para sa akin is magkakain pa ito. Kaya isasama ko. Yun, walang waste na pagkain para sa akin. Kasi yung iba nga, walang kinakain. Tapos sa atin, lang natin. So, walang tapon. Kailangan kainin lahat yung dapat, di ba, makakain pa naman yun. Kaya yun, isama ko talaga yan. At yung sauce pala na ginamit ko is yung may soy sauce. Kunti, lahat siya is kunti lang din. Tapos, cornstarch, sugar, at saka oyster sauce. Ayan lang ang ginamit ko. Tapos, ayan, pagkatapos na lagyan, ilagay natin yung shrimp sa ibabaw kasi diba luto naman yung shrimp, so sa ibabaw natin ilagay. Tapos lutuin lang natin ito na.
Tapos ng 3 minutes, ayun yan. Tapos na siya at ready to eat na kami ni Grandpa. Kaya thank you for watching, guys. Bye-bye until the next video.